So magandang araw ba ulit sa video nito, pag-uusapan pa natin. Itong some player po outside the PBA na gumagawa po ngayon ng pangalan. Itong player nito, wala po siya sa Japan D-League. Wala po siya sa isang international league. Nasa MPBL po siya kabola. Diba? Matik mo yun, MPBL po kabola. Ang nilalaroan nitong player na pag-uusapan natin yun. At kung titignan mo mabuti, there's a good chance na isa siya ngayon sa pinaka-trending na player, pinaka-popular po na player sa buong Pilipinas. Of course, I'm talking about Kit Jimenez Cabola. So, may hindi pa nakasubscribe, pakapindot naman po itong subscription button. Of course, before siya sumali sa MPBL, si Kit na ito sing Kit Jimenez Cabola. Because isa nga po siyang vlogger, ano, kasama po siya dun sa Mavs Phenomenon na team. At dun talaga niya nakakuha po yung kanya pong pangalan. Pero, eto nga pong linggo pong ito, gumawa po siya ng history. He recorded the second quadruple-double sa history po ng professional basketball dito sa Pilipinas. So, ang unang gumawa niya, is wala na pong iba, kundi si Donbell Belano. Nakala niyo pa po ba ito? Naglaro po ito sa TNT katropa. So, 17 points, 11 rebounds, 11 assists, 10 steals. Yun po yung ginawa ni Belano noon sa NBA. Now, dito sa MPBL, ito naman pong si Kit Jimenez. Eh, mas matindi pa yung ginawa. 33 points, 13 rebounds, 11 assists, 11 steals ka bola. Itong pinakita po ni Kit Jimenez, kaya talagang siya yun yung bukang bibig at napakadaming umiidolo ngayon sa kanya. 5'11 guard po ka bola. Pero ang pinakamalaking tanong ngayon is that karapat dapat po ba siya na maging number 1 pick sa PBA? So, or may chance po ba siya na maging number 1 pick po sa PBA? Bakit ba natin pag-uusapan niya? Kasi according po dito sa interview sa kanya, eh may kagustuhan din po siyang mag-join po sa PBA. Ang sabi po ni Kit, ito lang naman po, kabola. Siyempre, pangarap ko pong makatungtong dito, makapaglaro po talaga. Siguro finish strong po muna ako kung paano yung ginagawa ko ngayon. Tingnan ko po kung ano yung will ni Lord, kung saan niya ako dadalhin, kabola. Yan po yung statement nito si Kit. Which is, in a way, good thing. So, parang gusto nga niya maglaro doon sa PBA. Pero, yung sa last part, medyo tagilid eh. Kung saan niya ako dadalhin. Like, hindi talaga ano eh. Hindi siya 100% na gusto niya lang maglaro sa PBA. Na wala na siyang ibang option. Doon sa last part, para sa akin, the message is, kung may ibang option na magbiging available, he will also look into this. And I'm pretty sure napansin na ito ng mga international league. So, hindi ako magugulat kung meron din mag-offer po sa kanya na from international league. Ang tanong ngayon, anong pipiliin ni Kit? Diba? Again, wala pa rin po pagbabago sa atin. Kung saan po yung mas mataas na level po ng liga, dun dapat po pumasok yung player. Yun po ang ating opinion at wala pong magbabago doon. Now, speaking of Kit, may chance po ba siya maging number 1 pick kabola? If you look at the numbers will tell you that he is a pretty versatile player. So, 17.8 points, 7.8 rebounds, 4.8 assists, 2.9 steals per game. So, steals, he was the top steal guy sa MPBL after their elimination rounds, kabola. So, pinapakita niyan talaga. And ito yung defense, pag-usapan pa natin yan mamaya. Pero ito lang ang nakakabahala, of course, the efficiency thing. He shot 46.3% sa 2-point and shot 30.4% from the dark. So yung efficiency niya medyo tagilid talaga. Although we are happy that he is really focusing po from beyond the arc. Diba? Kasi kung ganyan naman yung level efficiency mo, mas mabuti na nakafocus ka po from beyond the arc. Which is doon naman po siya nakafocus po kabola. Nevertheless, numbers is telling me na Kit is not pang number 1 pick. Pero, diba? Other than his kasikatan, nung pinanood ko yung mga highlights niya po, may napansin tayong tatlong very good things po sa kanya, very good skills. Una is of course yung kanya pong stealing. So talagang masasabi ko na parang may kakaiba sa timing niya po in stealing the ball. Maybe para yung Scottie Thompson na level sa rebounding, sa stealing naman si Kit Jimenez, pwedeng ganun. Hindi lang natin masasabi pa. Tingnan natin yan kung maging effective din po sa PBA. Pero may potential po na ganun. And that will make Kit Jimenez a very special player, di ba? Kung parang ganun po, di ba? Of course, Thompson was special primarily because of his rebounding and then na-develop yung ibang part ng game niya. Pwedeng ganyan din ang mangyari kay Kit Jimenez. Napansin din natin yung kanya pong ability to hit very long 3-point shot. Of course, nakapansin nga natin yung inefficiency niya. Pero overall, kung kaya naman niya pong hit yung mga ganun kalayo po ng mga tres, pwede pa rin po siyang maging defense breaker
just for the reality that he can hit at the very least 25% of those long bombs. Maiiba at maiiba niya po yung disenyo ng depensa sa kanya kung may hit niya po yung mga yan. But lang naman siya natin is he has a very good vision. So, madali na nakita yung mga open na mga kasama niya and he can always hit them with the pass. So, if you combine these three traits na nakita natin at makikita natin yan sa PBA, we may have a very, very unique player here in Kite Jimenez. A 5'11 guard with a Soan elite out of this world type of stealing ability na kaya makahit po ng very long three-pointers and then with elite vision, I think Kite can be special. Pero, my number one pick, parang tagilid ako doon. Kabola. Ikaw ba kabola sa palagi ako? Pag number one pick ba itong si Kite Jimenez? Comment lang po. So,